Welcome back guys, so it's Ray again of Reagan Review. For today's video, ang topic natin ngayon is how to upgrade your M1911 spring type piston. So let's go. So sa pag-upgrade nga pala, no, ang tanging kailangan lang natin is tools. Yan, kailangan meron tayong tools. Yan, may price pa. And second is yung mismong unit natin. So, ang M1911 pala natin is hindi siya de-screw. So, hindi natin siya mabubuksan via screw. So, kailangan talaga natin siyang buksan ng mano-mano. So, tara. So ayan, natanggal din natin, no,
medyo mahirap ang pagtanggal sa slide ng ating M1911. So, check lang natin kung mayroong mga nabali or natanggal. Two goods naman. Goods. Ito, goods. Ito tayo sa internals. So, luckily, wala naman, no? So, ganun magtanggal, guys, ng slide ng ating M1911. So, kailangan talaga ng mano-mano and mahihirapan talaga kayo. So, dapat din, gently lang at hindi nyo masyadong lalaksan. Kasi, baka mamaya, may mabali or masira na parts or sa mismong internals ng ating pistol. And that's a big problem, guys, kasi kahit na sobrang liit lang ng damage is napakalaking abala nun sa performance ng ating pistols. So, ayun. Once na natanggal nyo na siya is kailangan nyo ng kantong plastic, guys, tupperware ni mama. And or kahit hindi ganito, yung folder, pwede naman yon, yung plastic na folder, ha, hindi yung papel. So, ang next step is, wait, set aside muna natin itong mga parts. So, kailangan hindi mawala yung mga yan. Next step is gumupit muna kayo. Gaya nito. Ay, mabali. So, never mind. Hindi naman natin kailangan na sobrang laki. Papantayin nyo lang, no, para mas madaling gumawa ng square na ipapasok dito sa ating air pump piston. Ayan. So, oops, dalaw. Magupitin nyo lang siya ng pa-square, kagaya nyan. Kagaya nito. Square. Oops. And another square. Ayan. So, paulit-ulit lang, guys, hanggang sa makarami kayo. Then, gagawin nyo is, kung hindi to kasya sa ating mismo air pump piston, italisin natin yung laman. Yan, kagaya nyan, hindi siya kasya. So, gagawin nyo is, magbabawas kayo dito sa mismong shape. Dapat maging ganito ang itsura nya, guys. Yan, para pumasok siya sa ating air pump piston. So, dito, trim lang natin dito ng konti. Yan, every angle. Gugupitan nyo siya ng parang pa 90 degree, guys. So, ang shape na kalalabasan niya is parang pentagon. Ayan, ganyan. Ayan. Tapos nun, itignan niya siya kung papasok na siya. So, ayan, malaki pa din. So, magbabawas ulit kayo. So, bawasan dito sa side. The other side. The other side. And the last side. So, ganun ulit, pa-pentagon. 1,
2, 3, 4. Then pasok na siya dito. Ayan, kagaya niyan guys, nag-fit in na siya. Lagyan natin ng ilaw. Ayan, nag-fit na siya. So, pwede na yun. No? Pwede na yun. Ayan, tutulak mo lang siya para pumunta siya sa dulo. And there you have it. Paulit-ulit lang guys, no? Hanggang sa makarami kayo tulad niyan. Upgraded nito kasi siya eh. Nabuksan ko na to siya last time. And ayun nga, lumakas nga siya guys. Lumakas siya. So, maganda rin yung gantong technique na sa pag-upgrade ng ating pistols. So, by the way guys, sa paglalagay pala ng mga ganyan, ng mga plastic is dapat ano, one at a time lang, no? So, kailangan kasi umabot pa rin tong piston hook na to dito sa ating trigger hook. Kailangan mag-meet sila, so hindi siya yung pag kinasa natin is wala. Nakasamo lang siya pero hindi siya, hindi naka-ready to fire ang ating air pump. So, ibig sabihin nun, hindi nag-meet yung dalawang hook. So, one at a time lang. Lagay ka muna ng mga tatlo, apat. Then, testing mo kung aabot. And, kung aabot pa naman is, dagdag ka ulit ng isa. Then, pasok ulit, testing. Hanggang sa tingin mo is, enough na, no? Enough na yung nalagay mo. Ayun na yung pinaka-limit. Then, stop ka na sa paglagay. Then, aside from that is, makakatulong din sa paglakas ng ating pistol is yung pag-unat sa ating springs, no? Hindi naman kailangan na sobrang unat. Basta, yan. Maunat mo lang siya ng konti. Pwede na yon kasi nakakadagdag din ang compression yan, no? Gaya nyan. Oh. Mahirap na siyang i-press. Maganda rin kasi yung spring na ginamit dito sa ating M1911. So, good job sa manufacturer. Ayan na. So, pagkatapos nyan, pipress down mo siya para mag-flat yung loob. And para hindi ma-disalign ang ating spring. Oops. Alon. Pa-flat mo lang siya. Yung ganyan. So, kapag flat na siya, hindi ma-disalign ang ating springs and hindi tatama sa gilid, no, ng ating slide itong ating air pump. And diretso at smooth na smooth ang hagod ng kanyang air pump. Yan. So, meron lang akong aayusin dito na konting issue kasi mahirap siyang ikasa. Ano kayang dahilan? Siguro dahil dito. So, ang gagawin ko is lagyan ko ng lubricant. Ayan guys, nakakatulong din kasi ang lubricant no, sa ating mga spring. Gaya nitong nagkakalawang na. And good yan. Tsaka dito sa ating internals. Mas mapapahaba kasi ng lubricant ang lifespan ng ating mga springs. Kaya mahalaga rin ang lubricant. Basahon.
ayun lang. So, assemble na ulit natin siya. Sa pag-assemble guys din, dapat din dahan-dahan. Kasi, para maiwasan ang pagkasira ng internals, no. Iwasan nyo din maipit ang inyong mga kamay. Kasi, masakit. Kailangan pumasok tong metal thing na to sa dito sa parang lock niya sa hook, no? Press down natin siya. Dito din sa kabila. So, kapag yan, kapag hindi na siya natatanggal, is next naman yung ating slide. Ito. Muna tayo kasi madulas. Dahan-dahan lang natin ibabalik ang ating slide. Oops. Wait lang. At ganun. Mag-iingat kayo dito guys, ha? Matalim yung ano niya, edge ng bakal na to. So guys, naputol pala yung video, no? Hindi ko napansin, lobat na pala ako. So sa pag-assemble guys, ganun lang din kung paano siya, kung paano nyo siya kinalas, ganun nyo lang din siya ikakabit. So mag-ingat na lang kayo dahil baka mamaya may mabali or mabasag sa loob niya or sa internals o dito sa mismong mga pangkalang niya dito sa slide, no, yung humahag sa mismong piston para pag kinasa natin siya is kasama siya, baka yun ang iniingatan nating maputol, dahil pag naputol yun, useless na ang ating airsoft. So ganun lang guys, no, dahan-dahan lang and huwag yung bibiglain. Sa test fire, siguro hindi na natin te-test fire, no? Kasi sure na yan guys. Legit, 100%. Nadagdagan ng power ng inyong airsoft. So, hanggang dito na lang tayo. Kung nakatulong ang ating pag-upgrade, no? At kung meron kayong natutunan sa video na to, please give this video a like and share. And huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe kung bago lang kayo. At pasensya na kung medyo natagalan ng pag-upload ko ulit dahil naging busy ako guys, no. May inaayos akong motors at ngayon lang ulit ako napag-upload ng video and nakagawa ng video. And sa ating palang next video is bantayan nyo lang, no, ang aking next upload dahil i-review natin tong ating L96. Masyadong malaki guys. Ahaba. Ayan siya. Hindi ko mapakita ng buo. A scope pa lang. Ang laki na. So,
mag-subscribe na kayo guys and i-click nyo yung notification bell para updated kayo kapag nilabas ko na video na ito. And meron pang isa, wait. Ito pa isa, ang ating G360 na bago din, no? Mag-upload din ako ng review tungkol sa barrel na to. So, stay tuned. And yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. And ingat po kayong palagi.